Sa buhay ay maraming pagsubok pero kapag nagpadala ka sa pagsubok na ito ay talo ka. Yan ang natutunan ko sa buhay. Bago ako magsimula ay gusto muna kitang batiin Papa Dudut ng isang magandang araw. Ganon din sa mga loyal listeners ng Papa Dudut Stories YouTube channel. Lahat kami sa bahay ay inaabangan ang iyong programa. Nagpapasalamat din ako dahil napaunlakan mo ang liham ko na ginawa. Isinulat ko na lang kasi wala akong mahabang panahon para sa computer. Nais ko lamang na i-share ang kwento ng aking buhay. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Maxine. Isa akong working student at nakatira sa Taguig. Pero nag-aaral ako sa Universidad ng Makati. Isa akong single mother at may 3-year-old na anak na lalaki. Kasalukuyang nasa probinsya ang anak ko at inaalagaan ng kapatid kong babae. Papa Dudut, nakaranas ako ng malungkot at masayang buhay pero masasabi kong panandalian lamang ang lahat. Meron akong ka-live-in dati at nagsama kami ng 4 na taon. Kung saan siya ang ama ng anak ko. Naging masaya rin naman kami pero hirap na hirap kami sa buhay. Halos umaasa kami sa parents niya at wala kasi siyang trabaho. Bagamat naghahanap siya pero hindi siya nilapitan ng swerte dahil walang tumatanggap sa kanya. High school graduate lamang kami that time. Dahil doon ay nagdesisyon na ako na hiwalayan na lamang siya at isinama ko ang anak ko. Dahil ako lang ang bubuhay sa anak ko, ay napilitan po akong maghanap ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, ay napasok po ako bilang service crew sa isang fast food chain. Doon ko naman nakilala ang katrabaho kong si Rob. Isang working student na nag-aaral sa Lyceum of the Philippines. Naging close friends kami ni Rob dahil na rin siguro sa vibes namin ang isa't isa. Kaya nga hindi ko naiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Samantala, nakahalata naman ang mga katrabaho namin dahil sa kakaibang closeness namin. Kaya madalas nila kaming tuksohin at biru-biruin. Minsan habang naghahanda na sa pagsara ng fast food chain ay napagkatuwa na kong asarin ng mga kasamahan namin sa trabaho sa pangunguna ni Mike, kaibigan naming dalawa. Ikaw ha, Maxine ha? Puro na lang si Rob ang iniintindi mo. Well, iba nang kasi ang nagmamahal. Uy, pagbibiro pa ni Mike sa akin. Ikaw talaga, Mike, hanggang gabi ba naman eh, mga asar ka pa sa akin? Na hindi pa nga nagtatapat ng pag-ibig sa akin si Rob. At saka friends lang kami, pabulong kong saway sa aking alaskador na kasamahan. Friends lang ha? Lokohin mo ang lelang mo. Nagde-deny ka pa? Pero heto, seryosong tanong ko sa'yo. Tapatin mo nga ako, Maxine. May gusto ka sa kanya, no? Tama ba ako? O sisa pa nito sa akin? Dahil naman sa kaibigan ko at pinagkakatiwalaan si Mike, ay isang pagtatapat ang aking ginawa. Huwag kang maingay ha, Mike. May ipagtatapat ako sa'yo. May gusto ko kay Rob. Hindi na nagulat si Mike sa sinabi ko at sa halip ay tumawa ito ng malakas. Getting the attention ng mga tao sa loob kasama na si Rob. Sabi ko na nga ba eh, hindi pa talaga ako binibigo ng ESP ko. Wika nito. Naagad ko namang sinaway. Ano ba Mike, huwag ka namang maingay. Baka marinig ni Rob. Ang sabi ko habang iniiwas ko ang tingin kay Rob na alam kong nakatingin sa amin ni Mike ng mga oras na yon. Buti nga yun eh, marinig niya para at least magkaroon siya ng lakas ng loob na manligaw sa'yo. Napaka-torpe kasi ni Rob eh, malakas na sabi ni Mike. Kumbaga intensyon niya talagang iparinig kay Rob ang pinag-uusapan namin. Dahil naman sa inis ay kinurot ko si Mike sa tagiliran. Bagamat nasaktan ay diniin lang nito ang pagtawa. Samantala sa kabila ng panunukso ng aking mga kasamahan sa trabaho ay sabay pa rin kaming umuwi ni Rob. Nagkwentuhan kaming dalawa habang nasa jeep pa uwi. Pagkatapos ay muaba kami sa palengke malapit sa bahay ko at doon ay nilibre pa ako ni Rob ng kwek-kwek.
fishball at sa malamig. Papa Dudut, aaminin kong masaya ako kapag kasama ko si Rob. Siya ang kumukompleto ng aking gabi at kapag kasama ko rin siya, hindi ko maiwasan na tumibok ng mabilis ang aking puso. Oo, iniibig ko na siya ng palihim, Papa Dudut. Maxine, may sasabihin sana ako sa iyo. Pero pangako mo sa akin na hindi ka magagalit o iiwasan ako pagkatapos kong sabihin ito sa iyo, ha? Ang sabi ni Rob sa akin pagdating namin sa tapat ng aking bahay. Okay, pangako. Hindi ako magagalit sa iyo o iiwas. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Ang sabi ko. Sa totoo lang ay nakaramdam ako ng excitement nang marinig ko yon. Marami ang naglalaro kasi noon sa isipan ko. Isa na roon na baka ipagtapat na sa akin ni Rob na may gusto siya sa akin at aalokin niya akong maging girlfriend niya, Papa Dudut. Maxine, may gusto ako sa iyo. Tingin ko nga ay baka mahal na rin kita, pag-amin niya sa akin. I knew it. Tama ako ng nararamdaman na may gusto rin siya sa akin, Papa Dudut. Kaya halos wala akong masabi noon at nakatingin lang kay Rob na may halong excitement. Matagal ko sanang gustong sabihin ito sa iyo pero nahihiya lang talaga ako. Baka kasi isipin mo na nagka-take advantage ako sa iyo since magkaibigan tayo. Maxine, sana tanggapin mo ang pagmamahal ko sa iyo. Pagpapatuloy pa niya. Rob, ang sabi ko na lang. Halos speechless ako noon, Papa Dudut, kaya inakala ni Rob na ayokong tanggapin ang pagmamahal niya. Okay lang sa akin kung may iba ka ng mahal. Okay lang sa akin kung hindi mo ako sagutin. Kung si Mike ba ang mahal, hindi pa natatapos ang sinasabi ni Rob nang bigla akong magsalita. No, Rob, wala akong nararamdaman kay Mike. Kaibigang matalik ko lang siya, pag-amin ko. Nakita ko naman na tila nakahinga ng maluwag si Rob sa aking mga sinabi. Samantala sa pagkakataong yon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para umamin din sa kanya. May sasabihin din ako sa iyo. Rob, pareho tayo ng nararamdaman. Mahal din kita. Wika ko. Hindi naman makapaniwala si Rob sa kanyang narinig mula sa akin, Papa Dudut. Ang buong akala siguro niya ay kaibigan lamang ang tingin ko sa kanya. Matagal na akong may gusto sa iyo, simula pa lang nang magkakilala tayo. Hindi ko lang naipagtapat dahil alam mo na, magmumukha kasi akong cheap at ewan kung ako ang unang magtatapat. Rob, mahal na mahal kita, pagpapatuloy ko. Finally, it came to our senses na mahal talaga namin ang isa't isa, Papa Dudut. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na pumasok na kaagad sa isang relasyon. Papa Dudut, hindi ko inaasahang magiging kami ni Rob. At akala ko noong una ay hindi siya seryoso sa akin. Pero kinalaunan ay ipinakita at pinaramdam niya yon sa akin. Tanggap niya ako at ang anak ko. Simula noon ay naging masaya na ang pagsasama namin. Naging mabuting boyfriend sa akin si Rob at niminsan ay hindi niya ako kinalimutan. Bagkos ay lalo pa niya akong pinapahalagahan. Proud na proud sa akin si Rob at ang sabi niya ay madalas niya akong ikwento at ipagmalaki sa mga magulang niya. Kaya mag-iisang buwan simula na maging kami ay ipinakilala ko ni Rob sa kanyang mga magulang. Natatandaan ko pa noong araw na yon, tahimik at mukhang hindi ma-entertain sa girlfriend ng kanilang anak. Papa Dudut, sobra talaga akong kinabahan lalo na nang titigan ako ng kanyang ina na parang nanunuri ng amag sa tinapay. Inay, itay, siya nga pala si Maxine. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na girlfriend ko, ang sabi ni Rob sa kanyang mga magulang. Magalang naman akong bumate ng magandang hapon sa kanila ngunit hindi sila ngumiti na siyang lalong nagpakaba sa akin. Maraming kinikwento sa akin si Rob tungkol sa iyo. Seryosong sabi ng nanay ni Rob sa akin. At parang nasabi niya na isa kang single mother? Tama ba ako? Tanong pa niya sa akin. Nahihiya naman akong tumango.
Opo, single mother po ako. 3 years old na po ang anak ko. Magalang kong pag-amin sa kanila. Maaga ka palang lumandi, wika ng mama ni Rob na may halong pangiinsulto. Agad namang tumutol si Rob sa mga sinabi ng kanyang ina. Inay, hindi po disgrasyada si Maxine. Eh ano pa bang tawag sa pagiging dalagang ina ng girlfriend mo? Hindi ba disgrasyada? Sabi pa ng ina niya. Papadudot, aminin kong nakaramdam ako ng galit sa sinabi ng mama ni Rob na malandi ako, pero sa huli ay nagtimpi pa rin ako. Sa kabilang banda ay nakita ko ang ama ni Rob na nagbuntong hininga. Pagkatapos ay pumagitna na sa mainitang palitan ng salita ni na Rob at ng kanyang ina. Alam mo Maxine, mukha ka namang mabait sa totoo lang. Gusto kita para sa anak ko. Wika ng kanyang ama sa akin. Nanlaki ang mga mata ng nanay ni Rob dahil hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kanyang asawa. Pero hindi na rin ito nakapagsalita ng muling magpatuloy ang ama ni Rob. Basta tatandaan mo Maxine ha, sa akin ay walang kaso kung single mom ka. Basta ang mahalaga ay nagmamahalan kayong dalawa ng anak ko at syempre, hindi mo siya lolokohin. Huwag kang mag-alala at kung sakaling magloko ang anak ko sa'yo, makakatikim siya ng batok sa akin. Ang biro pa nito. Doon ko lamang nakitang umiti ang matandang lalaki kaya nakahinga na rin ako ng maluwag. Sige, bahala kayo dyan. Naiinis na wika ng nanay ni Rob at pagkatapos ay umalis na ito at tumungo sa kanilang kwarto. Maxine, pagpasensya mo na si inay. Ganun lang talaga siya pero mabait siya. Ang wika ni Rob na tila nahihiya sa inasal ng kanyang ina. Ngumiti lang ako bilang tugon. Papadudot, natuwa naman ako dahil naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ng ama ni Rob na botong-boto sa akin. Hindi nga nagtagal bago ako umalis ay humingi sa akin ng pamanhin ang ina ni Rob dahil na-realize daw niya na mas mahalaga pa rin ang kaligayahan ng kanyang anak. At alam niyang hindi raw ako mamahalin ni Rob kung hindi raw ako mabuting babae. Kaya sa mga sumunod kong pagdalaw ay dinala ko na ang aking anak at ipinakilala ito ni Rob sa kanyang mga magulang. Ako naman ay wala nang mapaglagyan ng tuwa dahil naging maganda ang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Rob kahit na hindi kagandahan ang nakaraan ko. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang masayang relasyon namin ni Rob. Madalas nga niya akong ipasyal sa eskwelahang pinapasukan niya at sa luneta papadudot. Super mapagmahal, maalaga at sweet si Rob. Kaya ipinakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nang mga buwan ding yon ay nag-decide akong ipagkatiwala sa kapatid kong babae, ang aking anak at muli kaming nagsama ni Rob. Pero tulad ng ibang relasyon ay dumaan din sa maraming pagsubok ang relasyon namin ni Rob. Isang gabi habang namamasyal kami dalawa ni Rob sa luneta ay napansin ko ang pagiging malungkot niya at tila walang energy na pagkilos. Nagtaka ako at naisip na baka may problema ang boyfriend ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tanungin siya. Naku, wag na. Baka maging pabigat lang ako sa iyo, aniya. Pero syempre, hindi pa rin ako tumigil na alamin ang totoo sa kanya. Ano ka ba, Rob? Girlfriend mo ako. Ang problema mo ay problema ko din. Please Rob, sabihin mo na sa akin, pakiusap ko sa kanya. Samantala nakita ko sa kanya na tila nagdadalawang isip siyang sabihin ang totoo. Ngunit sa huli ay nakumbinsi ko na rin siya, Papa Dudut. Okay sige, sasabihin ko na sa iyo. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo ko hihiwalayan. Mahinang wika niya. Sa totoo lang ay naintriga ako sa kanyang sinabi. Kinabahan din ako kasi baka meron siyang nagawang kasalanan sa akin at ang relasyon namin ang malalagay sa alanganin. Siguro pangako, sabi ko na lamang at naghintay ako ng kanyang sasabihin sa akin. 3 subjects ko ang bumagsak ngayong semester. Hindi ba sabi mo ay hihiwalayin mo ako kung may babagsak akong grade? Maxine, please. Huwag mo kong hiwalayan, pag-amin ni Rob sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi yun ang ine-expect ko na sasabihin niya. Yun lang ba?
Okay, huwag kang mag-alala. Hindi kita hihiwalayan, ang sabi ko. May isa pa akong problema. Si inay naging masyado na siyang diktador sa akin. Nasasakal na ako sa pagmamando niya sa buhay ko. At saka Maxine, may ipagtatapat ako sa iyo. Although si tatay gustong gusto ka niya para sa akin, si inay ay hindi pa rin pagpapatuloy niya. Doon ako nakaramdam ng kaba, Papa Dudut. Sa isang relasyon ay alam nating ang mga magulang ang mahigpit na kalaban, lalo na kung tutol talaga sila sa iyo. Ayon ng inay mo sa akin dahil isa akong single mother, tama ba ako? Oo Rob, naiintindihan ko ang inay mo. Noon pa lang ay nararamdaman ko na ayaw na niya sa akin. Mahina kong wika. Pinapahiwalay ka ni inay sa akin. Siyempre tumutol ako at ipinaglaban kita sa kanya. Sabi ko, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Maxine, alam mo namang ikaw at ang anak mo lang ang mundo ko. Hindi ko na rin matagalan si inay sa ugali niya. Araw-araw na lang kasing ginawa ng Diyos na palagi siyang galit. Dagdag pa ni Rob sa akin. Kaya nagdesisyon na ako, Maxine, na bubukod na tayo. Nagulat naman ako sa mga sinabi ni Rob sa akin. Nagpatuloy siya. Nagpaalam na ako sa mga magulang ko na magbo-boarding house ako. Although tutol ang mga magulang ko ay bala ko talaga na tumira na tayo sa isang bahay kasama ang anak mo. Na parang isang pamilya. Oo, alam kong mali yun. Pero heto lang ang naisip kong paraan upang magkasama na tayo since nagmamahalan tayo. Ano Maxine? Umayag ka na. Saglit akong napaisip sa sinabing yun ni Rob. Pero dahil sa nakita ko naman na sincero siya sa pag-aya sa akin na mag-live-in kami ay pumayag na rin ako. O hindi ko na sinuri ng maigi ang mga bagay-bagay kasi tiwala naman ako kay Rob at dahil na rin siguro sa labis na pagmamahal ko sa kanya. Umaasa na lamang ako na sana ay tama ang aking naging desisyon. At yun nga, Papa Dudut. Nagdesisyon na rin kami ni Rob noon na manirahan sa isang bubong. Although ang alam na mga magulang niya ay magbo-boarding house lamang siya. Alam naming mali yun pero masisisi mo ba kami? Handa naming isakripisyo ang lahat alang-alang sa pag-iibigan naming dalawa. Dumating ang mga araw at patuloy na naging masaya ang pagsasama namin ni Rob. Hindi namin alintana ang anumang pagsubok na dumadaan sa buhay namin dahil palagi kaming nagtutulungan noon at punong-puno kami ng pangako at pagmamahalan sa isa't isa. Samantala, isang araw, isang masamang balita ang dumating sa amin. Namatay ang pinakamamahal na tiyuhin ni Rob na si Tio Berting. Nang malaman nito ng boyfriend ko ay agad siyang nanlumo at umiyak sa balikat ko. Huwag ka nang umiyak, Rob. Malulungkot ang Tito Berting mo kapag nakita kanyang umiiyak, ang sabi ko habang pinapakalma ang boyfriend ko. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Parang pangalawang ama ko na si Tito Berting. Siya ang isa sa mga nagpapaaral sa akin. Minahal din niya ako na parang tunay na anak. Kaya hindi ko maiwasan na umiyak, Maxine, ang sabi naman niya sa akin. Okay, naiintindihan kita. Tumahan ka na, mahal ko. Pupunta ako sa probinsya namin. Gusto kong basilayan si Tito Berting sa huling pagkakataon. Pagpapatuloy naman ni Rob. O sige Rob, dumalaw ka muna sa inyo sa Bohol. Sa ngayon ay kailangan ka ng mga kamag-anak mo, ang sabi ko sa kanya. Paano ka, Maxine? Nag-aalala niyang tanong. Huwag kang mag-alala sa akin, kaya ko ang sarili ko. Basta maipapangako mo lang sa akin na babalik ka, wika ko sa aking boyfriend. Tumango naman siya. Oo Maxine, nangangako ako na babalikan kita, aniya. Sabi ng inay mo, sabay na raw kayong pupunta sa Bohol na sa isang linggo. Kaya ihanda mo na mga dadalhin mo pupunta sa Bohol, biling ko pa sa kanya. Sandaling natahimik si Rob at tila may iniisip. Maya-maya ay biglang nagsalita rin ito. Sumama ka na lang kaya sa akin sa Bohol? Naku, wag na. Baka maasiwalang sa akin ang inay mo.
At saka pagkakataon mo na makipag-bonding sa mga kapamilya at kamag-anak mo. Ayaw ko namang mahati ang atensyon mo sa kanila nang dahil lamang sa akin. Ang sabi ko sa kanya. Basta ipangako mo lang sa akin, Rob, na uuwi ka ulit dito sa atin. Oo, Maxine. Huwag kang mag-alala at sa katapusan ng January, babalik ako. Ayaw kong mawalay ka sa akin. Kakausapin ko na sina Elmer at sina Tita Lynn para samahan ka habang wala ako. Kakausapin ko rin si Mike na samahan ka para hindi ka naman malungkot. Pangako niya sa akin. Ayaw ko mang umalis si Rob pero wala akong magawa dahil pamilya niya yon. Kailangan niyang umuwi ng Bohol upang makilamay sa pinakamamahal niyang tsuhin. Bilang pagtanaw na rin ang utang na loob sa mga mabubuting nagawa nito sa kanya. Walang araw at gabi akong hindi umiiyak noon, Papa Dudut. Buti na lamang at madalas ang communication namin kaya kahit papaano ay naiibsan ang pangungulila ko sa kanya. Pero Papa Dudut, dumating din ang panahon ay unti-unting nawawala na ako ng communication sa kanya. Napansin ko na habang tumatagal ay parang umiiwas na siya sa akin. Yun pala ay sinisiraan na pala ako ng nanay at mga kamag-anak ni Rob. Ang usapan namin na uuwi siya ng Maynila sa katapusan ng January ay naurong ng February 16. Lumipas pa ang mga panahon at umalis na rin ako sa inuupahan naming bahay dahil wala na akong pambayad sa renta. At nakitira na lamang ako sa bahay ng kaibigan ni Rob. Doon na rin nagsimulang gumuho ang relasyon namin. Nalaman ko kasi mula sa isang mapagkakatiwala ang kaibigan na inilalayo na pala si Rob sa akin ng mga kamag-anak niya. Papa Dudut, tinintay ko pa rin si Rob kahit na ganon. Dumating ang February 16 at nagkaroon ako ng pagkakataong kausapin siya ng palihim at doon ay ipinagtapat niya sa akin ang lahat ng nangyari sa Bohol. Tama ang narinig kong balita. Pinapaiwas na sa akin si Rob at sinisiraan ako ng nanay niya. Ayaw pala sa akin ang nanay ni Rob dahil isa akong single mom. Pero hindi pa rin ako sumuko, Papa Dudut. Bumalik ang komunikasyon namin sa isa't isa pero patago na. Hanggang sa muling nawala ang komunikasyon namin. Doon ay muli na naman akong nangulila kay Rob at ibinaling sa alak ang lahat. Nagrebelde ako, Papa Dudut. Ginawa kong sandigan ang alak sa lahat ng mga problema ko. Isang gabi nakipag-inuman ako sa aking kaibigang si Mike at nalasing ako dahil doon ay ibinuhos ko ang aking sama ng loob. Hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Tama na yan, Maxine, lasing ka na. Saway sa akin ni Mike na medyo tipsy na rin dahil naparami din ang inom. Pero hindi ko siya pinansin. Kaya muli siyang nagpatuloy. Bakit ka ba naglalasing, ha? Bakit ko mo hindi ka pa binabalikan ni Rob? Oo, kaya ako naglalasing dahil sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay babalikan daw niya ako pagkatapos ng January pero anong buwan na ngayon? February na, pero hindi pa rin siya bumabalik. Malakas ang kutob ko na siniraan ako ng inay niya at ng mga kamag-anak niya. Wika ko na punong-puno ng sama ng loob. Paano ka naman nakakasiguro, Maxine? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, malay mo eh. Meron lang inaasikaso si Rob sa Bohol, ang wika pa ni Mike sa akin. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay hindi ko na natiis pa ang sakit kaya naiyak na ako. Pero kahit na, dapat tumawag man lang siya sa akin o mag-text. Pero ano, hindi na siya nakikipag-communicate sa akin. Kahit nga sa Facebook ay dead ma siya sa akin. Ang sakit ng ginagawa sa akin ni Rob, Mike, ang sabi ko pa. Patuloy naman akong kinampante ni Mike pero Papa Dudut, hindi ko talaga maiwasan na maiyak. Lalo na at maraming naglalaro sa isipan ko ng mga oras na yon. Bukod kasi sa maaaring sinisiraan ako ng mama niya, ay baka nakahanap na ng bagong pag-ibig si Rob doon sa Bohol. Iniisip ko pa lamang ay nagdurugo na ang aking puso. Saan ba ako nagkulang, ha, Mike? Saan ba ako nagkulang kay Rob? Ibinigay ko naman sa kanya ang lahat. Minahal ko siya ng buong tapat. Bakit niya ako sinasaktan ng ganito? Baka siguro may iba na siyang mahal doon sa Bohol. Umiiyak kong wika.
Pagkatapos noon ay nagpatuloy lamang ako sa pag-iyak habang nakatingin lang sa akin si Mike. Tahimik. Maya-maya ay isang mainit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Alam mo Maxine, naiinggit ako kay Rob kasi siya lang ang lalaking pinili mo sa halip na ako. Maxine, nadudurog ang puso ko sa tuwing nakikita kitang ganyan ang kalagayan. Tandaan mo na kaya kong tuyuin ang mga luha mo sa bawat sakit na nararamdaman mo dulot ng paghihintay mo kay Rob. Pero kailan mo kaya ako mapapansin? Alam mo Maxine, pareho lang tayong nasasaktan. Ikaw sa kanya at ako naman ay sayo. Revelasyon niya sa akin. Napatigil naman ako sa pag-iyak at napatingin kay Mike. Hindi ako makapaniwala na masasabi niya yon sa akin, Papa Dudut. Maxine, mahal kita. Matagal ko nang tinatago ang nararamdaman ko sa iyo kasi si Rob lang ang palaging laman ng puso mo. Sa totoo lang ay ilang beses mo na akong sinaktan dahil sa tuwing nakikita kitang masaya sa piling niya, nadudurog naman ang puso ko. Pero hindi ako nagpapahalata dahil ayaw kong maging makasarili. At dahil mahal kita, inayaan na lamang kitang mahalin si Rob pag amin pa ni Mike sa akin. Ngayong kinalimutan ka na ni Rob, panahon naman siguro upang buksan mo ulit ang puso mo sa ibang taong nagmamahal sa'yo. Maxine, umaasa pa rin ako na sana mapansin mo din ako, pagpapatuloy pa niya. Papa Dudut, nalasing ako noon at hindi sinasadyang may nangyari sa amin ni Mike. Nagising na lamang ako kinabukasan na katabi ko na sa kama si Mike. Nagalit ako sa kanya at tinanong ko kung bakit niya hinayaan yon pero hindi siya nagsalita. Papa Dudut, ng mga panahong yon ay hindi ako mapalagay kaya agad akong tumawag kay Rob at nagkita kami sa isang mall. Ipinagtapat ko sa kanya ang nangyari sa amin ni Mike at sinabi ko sa kanya na hindi ko kagustuhan ang nangyari sa amin ni Mike. Pero tulad ng inaasahan ay sumiklabo sa galit si Rob. Nilusob niya si Mike at nang magpakita ang kaibigan namin ay agad na inundayan ni Rob ng suntok ito. Agad naman akong sumaklolo at inawat ang dalawang lalaking nagsusuntukan. Hayop ka Mike, pinagkatiwalaan kita. Pagkatapos heto ang gagawin mo sa akin, napaka-tridor mo. Sana hindi na lang kita naging kaibigan. Galit na wika ni Rob. Ikaw ang tridor Rob. Ilang buwang naghintay sa'yo si Maxine. Nangako ka sa kanya na babalik ka kagad pero anong ginawa mo? Pinaasa mo lang siya. Dapat nga ikaw ang tanungin ni Maxine kung anong ginawa mo habang nasa Bohol. Wika naman ni Mike sa aking boyfriend. Lalo namang nag-init ang ulo ni Rob sa sinabing yon ng aming kaibigan. Wala ka sa lugar para husgahan ako. Lalong-lalo na sa pagpunta ko sa Bohol. Marami lang ako inasikaso ron kaya hindi ko na nakontak si Maxine. Sagot nito. Sa puntong yon ay lalong sumiklabo ang galit ni Mike sa aking boyfriend. Alam mo ba Rob? Walang araw at gabing hindi umiyak si Maxine sa kakaisip sa'yo. Palagi siyang nangungulila sa'yo samantalang ikaw nagpapakasarap ka sa Bohol. At nagpapadikta ka sa nanay mo at sa mga kamag-anak mo. Alam ko na sinisiraan ng inay mo at kamag-anak mo si Maxine. Ang problema nga lang sa'yo wala kang paninindigan. Ni hindi mo man lang pinagtanggol si Maxine sa mga paninira sa kanya. Anong klaseng lalaki ka Rob? Sagutin mo ko. Ano, bakit di ka makasagot? Natahimik lamang ang aking boyfriend sa sinabi niyo ni Mike. Dahil na rin siguro sa guilt kaya imbis na magalit ay umalis na lamang ito. Hinabol ko naman si Rob para magpaliwanag. Patawad. Hindi ko sinasadya. Inaamin ko nagkamali ako. Sana naman Rob ay mapatawad mo ko. Mahal na mahal kita Rob. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Mahal mo pala ako eh. Eh bakit di mo ako hinintay? Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan? Bakit mo ako pinag-isipan ng masama? Maxine, maaaring duwag ako at hindi kita ipinaglaban sa inay at mga kamag-anak ko pero minahal kita ng buong tapat. Ni minsan hindi ko pinakinggan ang mga paninirang binabato nila laban sa'yo. Kaya lang ako hindi nakapag-communicate sa'yo dahil ayaw kong makasamaan ng loob ang mga kamag-anak ko.
Oo, inaamin ko. Maling-mali ako. Pero Maxine, ni minsan hindi ako nangaliwa habang nasa Bohol ako. Alam mo ba Maxine, galit na galit ako ngayon. Kung hindi lang masamang pumatay ng tao ay pinatay ko na yung si Mike. Maxine, sinira mo ang tiwala ko sa iyo. Hindi kita mapapatawad, pahayag ni Rob sa akin. Nakikiusap ako Rob, patawarin mo na ako. Kahit lumuhod pa ako sa iyo ngayon, pagmamakaawa ko sa kanya. Ngunit hindi yon pinansin ng aking boyfriend at sa halip ay nagpaalam na lamang siya. Babalik ulit ako ng Bohol upang magpalipas ng sama ng loob. Hindi ko na kasi kaya pang tiisin. Parang sasabog na ang puso ko. I'm sorry Maxine, pero kailangan ko munang lumayo. Ang sabi niya sa akin bago niya ako iniwan na umiiyak. Sising-sisi ako Papa Dudut, itinuloy pa rin ni Rob ang pag-alis pabalik ng Bohol. Iyak ako ng iyak noon although pinangako niya sa akin na babalik siya pero walang kasiguraduhan yon. Dumating ang June itong taon ay nabalitaan ko na lamang sa Facebook na doon na maninirahan at mag-aaral si Rob sa kanilang probinsya. Hindi siya kailanman babalik sa akin. Papadudot masakit yon para sa akin pero tinanggap ko na lamang. Inaamin kong nagkamali ako sa buhay pero natuto naman ako. Nawala man si Rob sa buhay ko ay pinagpatuloy ko ang aking buhay. Muli akong pumasok sa kolehiyo bilang working student at ngayon ay ipinagdarasal ko si Rob na sana'y maging maligaya siya sa kanyang buhay saan man siya naroon. Ipinagdarasal ko rin na sana'y bigyan pa ako ng Diyos ng marami pang lakas upang magampanan ko ang obligasyon ko sa aking anak at sa sarili ko para sa lahat ng nagmamahal dyan. Ipakita nyo sa taong mahal ninyo kung gaano nyo sila kamahal. Ingatan nyo sila at pahalagahan. Sa mga taong nagkamali ay isipin nyo na lamang na bahagi ng buhay ng isang tao ang pagkakamali. Pero sa bawat pagkakamali ninyo ay natututo dapat tayo. Papadudot hanggang dito na lamang ang liham ko sa inyo at sana'y mapaunlakan mo ito. Hanggang sa muli, salamat ng marami. God bless po sa inyo mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Maxine. Maraming salamat Maxine sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Nakakalungkot lamang na nauwi kayo sa ganong sitwasyon. Lalo na't nag-invest kayo ng pagmamahal para sa isa't isa. Oo, may kasalanan ka kay Rob dahil na rin sa nagpadala ka sa tukso ng laman. Pero huwag mong sisihin masyado ang sarili mo dahil nagawa mo lamang yon dahil na rin sa sobra mong pangungulila sa iyong boyfriend. Ang pinaka may kasalanan sa inyo ay si Rob na matagal na wala ng komunikasyon sa iyo. Hindi natin pwedeng ikatwiran na busy siya sa maraming inaasikaso kaya nawalan siya ng panahon kay Maxine. Pumasok siya sa isang relasyon. May obligasyon siya sa kanyang kasintahan, busy man siya o hindi. Pumasok ka sa isang relasyon kaya dapat i-priority mo ang taong mahal mo. Matuto kang balansehin ang iyong oras sa kasintahan at sa sarili mo. Yung ginawa niya kay Maxine ay isang act of selfishness. Bibigyan lamang niya ng atensyon si Maxine kung nanaisin niya. No, hindi tayo dapat ganon. Kung mahal mo talaga ang iyong kasintahan ay dapat alam mong ang mga bagay na maaaring ikasakit ng kanyang damdamin ay iwasan mo yon. Kung talagang mahalaga siya sa iyo ay ipakita at iparamdam mo sa kanya. Huwag mong isipin na kayang magtiis sa iyo ang kasintahan mo dahil kahit pa mahal ka niyan, kapag napuno na yan sa iyo, bibitaw at bibitaw yan. Because if you're insensitive and selfish, you're not worth keeping. Kaya ikaw Maxine, pinatunayan lang ni Rob na hindi ka lubos na importante sa buhay niya. Learn to move on, set him free, and God will give you the right man to love. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.